Oh, pare, tama na yan. Main ka masyado eh. Pare, laro lang yan. Uy, huwag mo pasisiglaban ha. Ha? Kala mo, porkit nakachamba lang kayo. Tayo nyo na kami. Teka pare, wala na ako kami sinasabi eh. Uy, huwag ka na sumabat ha. Nakasar lang ako sa'yo. Para ano ba, tama na? Bakit ba? Ano ba problema mo? Ikaw, bakit? Tama na, pare. Okay lang yan sa sabi. Pare, pasensya na. Suntok. Salamat. Paligo mo na. Pare, paliguan nyo yan. Salamat sa inaawit sa mga kaibigan niya eh. Hindi, sinapa ko na yan. Pare, huwag niyo nang pansinin yan. Lagi naman ganyan yan eh. Tikon. Hindi pare, squatro na. Huwag na kami. Sige, tol. Ingat. Ang trigo! Pare! Paano mo kinawain? Pare, hindi ako ako. Dali, gawin mo ngayon. Hoy! Pare, saan mo pinitawin? Ito si Marco Medjo. Medyo mayabang ang dating eh. Oo nga. Sagt nga sa pakin eh. Hindi na ako inawat niya si Lidyon. Lupang ako na yung pagmumuha nun. Pare, tama na nga yan. Ano ba kayo? Parang laro lang, nagkakagala kayo. Paano? Sibat na ako. Kung may kadate pa ako, mga pare. Ingat ka. Ikaw, Jun. Papay ka ba talong yung tanong mga yun? Mga lampang yun? Eh, isang beses lang tayo natako. Kala mo kung sino mag-aasta. Pagbigyan nyo na. Ngayon lang naman naka-score sa atin eh. Bumawi na lang tayo sa susunod na laro. Bumawi talaga ako. Ako, pare, ikaw pinagwa lang eh. Hindi ko tama. Ano ka ba? Umuubos mo na eh. Pare, alam mo, buti na lang, natalo natin yung mga yun. Lagi na lang tayong ni-small. Masalamat tayo, Girl Earl, pare, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, pinagtatawa na naman tayo ng mga yun. Chamba lang yan, pare. Chamba lang. De, pero Earl, madalas ka ba naglalaro dito? Ba't hindi kita nakikita? Eh, kasi pare, galing ako sa probinsya namin. Eh, natuto lang ako mag-basketball doon sa mga tambay sa kanto namin. Sana sa susunod na paliga, sumali ka naman sa team namin, no? Saan probinsya ka ba galing? Sa Laguna. Pare, sa Laguna. E di, kababayan pala niya yung janitor dito. Si Mang Birdo. Mang Birdo! Huwag ka dito, Mang Birdo! Mang Birdo! Alam niyo ba, kababayan niyo ba na itong bago naming kabarkada sa Laguna? Yeah. Siya nga? Nag-Laguna ka? Saan sa Laguna? Eh, sa Los Baños ko. Pare, mauna na ako sa inyo. Teka lang, kasi manunod kami ni Nico ng sine mamaya. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Ay, hindi na pare, pasensya na kayo kasi may aayusin pa ako sa locker ko. Sakyan. Ganun ba yun? Hindi, ganito na lang. Kung sakali mong tapos ka na ayusin yung locker mo, ano, tawagan mo na lang kami sa bahay. Ah, sige, saan ko kayo tatawagan? Alam mo naman ako, parati ako kayo. May lang, ha? Ito ang number namin, ha? Ito rin yung address. Okay? So, yan, ha? Tawagan mo na lang kami kung saan ka namin susunduin, okay? Sige, nice game, pare. Sige, pare. Ingat, ha? Ingat, ha? Bata!
Ay! Magaling naman talaga sa basketball o nakachamba ka lang kanina? Chamba lang yun. Hoy! Sumagot ka! Bakit naduduwag ka? Duwag ka yata eh, no? Siguro, lampa ka, no? Pareho ng mga kasama mo. Malampa, no? Ano ba problema? Tanong ko anong problema, ha? Duwag! Duwag! Wano naman tayo sa... Nalalaban to, no? No? Sa apakan? Hindi, wano naman lang sa basketball. Ano? Bastos ka pala eh, no? Kinakausap kita, lalayasan mo ako. Ito tatandaan mo, ha? Ako boss dito. Kaya huwag kang maghari-harihan, ha? Uy! Mama na pare, pauwi niyo na yan, ha? Huwag kang makulay. May tapos pang paglaro. Tumayo ka dyan, lang pa!
Tagal naman ni Earl eh. Mag-aalas 7 na. Wala na tayong maaabutan sa mall. Madali ka ng madali dyan. Nagpaalam ka na ba? Uy, Jeremy ha? Ano? Susunod, ikaw na mag-drive. Kahahawak mo na naman yung Ben. Ano ba yan? Sabi sa inyo, mag-drive. Uy! Mukhang may lakad tong dalawa na to ah. Hey! Eskwela! Magsisini lang sana. Yeah. Sine, pinayag ako na ba kayo? Ito naman to si Kuya, minsan lang naman eh. Ba't kayo kung gusto niyo umalis, umalis kayo? Oo nga, Jeremy, pwede payagan mo na siya. Ayaw mo siya mag-enjoy ng bakasyon niya, okay? Oo nga naman! Sige. Sino ba kasama niyo? Yung bagong kalaro namin sa basketball kanina, si Earl. Si Earl. Huwag mo kayo na maaari ah. Sure. Hello? Hello? Alam mo pare, kung wala kang magawa, huwag ka mang istorbo. Hello? Sino ba yun? Baiwan ko. Sa kantin na lang tayo tumambay. Huwag na mag-iwahiwalay. Para wala nang malilit mamaya. Eh, sarado na dun eh. Di doon na lang tayo sa parking lot. Pare, sigurado walang tao dun. Kailan? Uwi muna ako. Kasi inaantay na ako ng mami ko eh. Balik na lang ako mamaya. Dance na! Baka mamaya hindi ka bumalik eh. Buti nga lang kung hindi lang to bumalik. Malay mo, isumbong pa tayo nito. Hindi ako nagbibiro doon sa sinabi ko sa'yo kanina. Patayin talaga kita. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako kakanta eh. Uwi lang ako. Magpapakita ako sa mami ko. Babalik din ako. Ako na bahala kung paano ako tatakas mamaya. Sige. Basta, alas dos ng umaga. Ah, okay. Makikita tayo sa parking lot, ha? Roylan? Ikaw ba yan? Kalat-kalat ka dito. Kala ko ba uwi ka? May sumusunod sa akin eh. Masyado ka naman duwag eh, no? Guni-guni mo lang yun. Hindi. Narinig ko pa nga siya, nagdi-dribble pa ng bola. Nagdi-dribble ng bola? Ano ka? Para ka naman timang eh. Sige na. Kung uwi ka. Para makabalik ka mamaya sa oras. Ano yata yun? Niloko niya yata ako. Ayun. Ano nalang ako? Ang problema, no? Ay, hindi na tayo pagkakasaya ng panahon. Umuwi ka na! Sige na nga. Bisa mo, baka sumunod pa sa'yo. Froylan?
pinagsamahan lang natin, baka hindi siya pinayagan ng daddy niya. O, paano kayo makaka-uwi ng maaga niya kung gabi na kayo lalakad? Eh kuya, si Earl lang naman hinihintay namin eh. Eh, ba't di nyo tawagin sa bahay nila? Hindi namin alam telephone number niya. O, ba't di nyo puntahan sa bahay nila? Hindi namin alam kung saan siya nakatira dahil hindi pa namin natatanong kung saan siya nakatira dahil kakikilala lang namin sa kanya. Okay. Oh, baka si Earl na yan. Tabunin ko. Tao eh. Ba't dami ng loloko ngayon? Tapos na April Fool's Day. Ay nako, wala lang magawa yung mga yun. Paano? Tutuloy pa ba tayo? Ito, alas 8 na eh. Siguro bukas na lang tayo gumimik. Labo naman kausap ng Earl na yun, oh. Nood na nood na ako ng sine. Oh, kanina yan. Opo, tama kayang pauwi natin si June. Paano nga kung isumbong tayo nun? Hindi naman, takot lang nung kay Froilan. Wala kayong mag-alala, no? Babalik yun. Kung hindi babalik yun, babalikan ko siya. Tiga nga. Saan ka pupunta? Jijingle. Bakit? Sama ka? Sina, ambas ka na. Baka magkalit ka pa dito eh. Sa bola na yun. May dugo pa. Wala naman kaming maisip na pwedeng may connection sa bola to kundi si Earl. Kalaro kasi namin siya sa basketball kanina, tas niyaya namin manood ng sine ngayon, di naman nakasipot. Eh kung iniisip niyong may nangyari sa kanya, ibig sabihin multo yung naghagis ng bola na yan. Ano sa tingin niyo? Balikan natin sa gym para malaman natin. Anong balikan? Walang pwedeng umalis sa atin. Hintayin natin si Ate Ron at si Jack. Eh mamaya may gulo doon, mapasubok pa tayo. Eh paano kung madaling araw pa sila dumating? Mabuti pa siguro, ngayon na tayo pumunta. Kung may nangyayari nga, sunduin natin si Ate Ron at Jack dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Pare, may gusto pumatay sa akin eh. Eh, sinong gumagawa nito? Pare, hindi ko nakita. Pero may hawak siyang bola. Binato niya ako gaya nung ginawa natin kay Earl. Tsaka sinaka niya ako nito. Pare, gusto niya talaga akong patayin eh. Di kaya nagmumulto si Earl? Pare, tingin ko nga. Bumalik siya para gumanti. Lalaki niya na, niniwala pa rin niya sa multo. Pare, sino yung nagtangka sa atin? Wala namang ibang nakakita sa atin, ah. Sa tingin ko may nakakita sa atin. Sino? Pare, si Earl na yun, nagmumulto. Papatay niya tayong lahat, pare. Hindi multo may gawa nito, eh. Hindi tao rin. Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya buhay pa si Earl. Thank you.
tayo simula maghahanap. Sa gym. Doon namin siya uling nakita eh. Okay, ganito. Kami tatlo, dito kami sa labas maghahanap. Kaya puntahan niyo na sila doon. Ha, ako naman may iwan na lang ako sa van, okay? Kasi sunduin nila ako pagtapos sa kayo. Kaya ka na naman sa pagkaduwag mo. Parang hindi na to nasanay, no? Ay, hindi talaga. E, munti-munti ka na ako mamatay dahil sa mga multo-multong yan, okay? Kaya ayoko na. Ricky, sumama ka na. Papaano kung puntahan ka niya dito sa van? Oo nga, mag-isa ka lang dito. Sabi ko nga, sasama ako. Sige, kuya. Sa locker room, sundan natin. Uy, tara, bilisan mo. Baka namang nag-i-illusion nung to si Marco eh. Eh, tahimik naman dito eh. Oo nga eh. Sana kung may makikita tayo, sana kanina pa tayo pinagbumultuhan dito. Okay, ganun naman pala. Uwi na tayo. Natin. Ay, huwag na. Uwi na tayo. Ay, gano'n. Okay, so, hindi ko alam. Itingin namin dalawang Jeremy. Ha? Ah. Hindi. Sama na ako, Benji. Thank you.
Mga hayop kayo! Alam niyo ba na muntik na ako napatay? Ano ba pinagsasabi niyo? Mamaangang pa kayo. Nahuli na nga kayo. Muntik niyo pa kami maloko. Mga gunggong kayo. Wala kami nakita. Diba, Nico? Oo, wala kami nakita. Alis na nga kami. Sino may sabi nga alis kayo? Hindi kayo makakalis dito ng buhay. Patay na kayo. Ay! Sino pala na ilaw? Ha? Saan na sila nagpunta? Hindi na dalawa kalaban natin. Mayroon pa isa. Sino? Yun ang kailangan ng Telemin. Tara, hanapin natin sila. Dali! Dali! Akala nga namin sila earlier, pero may nakita kami mga patay. Sino ba yung mga yun? Yung mga siga na nakaaway namin kanina. Buti nga naisip niyo, nagpatayin yung ilaw para maligtas kami. Ano? Hindi namin nagpatay nun! Akala namin kayo! Hindi ah. Sino? Sino? Oo, basta huwag natin pag-usapan yan. Ang kailangan matawagan na natin si Uncle Jack ngayon na. Asin yung cellphone? Ay, please. Hello? Yes, pwede kay Uncle Jack? Pamangkin niya to. Emergency! Pumunta kayo dito sa St. Michael's Gymnasium, sa May Fairview. May malaking patay na nangyayari. Bilisan nyo, emergency! Hello? 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 Si Marco at si Nico. Tayong dalawa ang magkalaban, Iho. Humberto? At sinisiguro kong hindi matatapos ang gabing ito, maipaghihiganti ko ng kaisa-isa kong anak. Anong anak niyo? Si Earl! Anak ko si Earl! Ayaw man niya. Pero pinilit kong itago niya akong kanyang ama. Ayaw kong katuwin siya ng iba, ng mga tao. Gusto kong maging normal ang kanyang mundo na hindi kinukutya at hindi pinagtatawanan. Gusto kong matupad ang kanyang pangarap nang walang lumoloko sa kanya. Pero ano ang ginawa mo? Pinatay mo ang kanyang pangarap.
Pinatay mo ang pangarap ko sa kanyang magandang kinabukasan! Pinatay mo, sir! Humberto, parang awa niyo na ho. Aksidente lang ho yung nangyari. Aksidente? Eh kung sabihin ko naman sa'yo, aksidente, nabibiyakin ko ang baon ng ulo mo. Ha? Ha? Mang Berto, mayaman naman ho yung mga magulang ko eh. Babayaran naman namin kayo eh. Makakalis ho kayo dito. Bubunuin ho namin ang pera yung mga nasira niyong pangarap. Mababayaran mo ang pangarap ko. Pero kahit ilang milyon, ay hindi mo na maibabalik ang buhay ng anak ko. Matatahimik lang ako kung mapapatay kita! Humberto, ako! Humberto! Huwag niyong ilalagay sa sarili niyong kamay ang batas. Pinatay niya, Jen! Mang Berto, sa tingin niyo ba, pag ginawa mo yung ginawa niya sa anak mo, eh mabubuhay pa si Earl? Hindi na, di ba? Mas mabuti pa siguro kung hayaan mo na yung batas magparusa sa kanya. Naman si Mang Berto. Nawala na siya ng anak, makukulong pa siya dahil sa pagkakapatay niya kay Jude. Buti naman yun, para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pero alam niyo, sayang talaga eh. Nawala na nga tayo ng kaibigan, nawalan pa tayo ng magaling na teammate. Sayang. Marco, hindi naman problema eh. Tuturuan ka namin ni Benji. Oo nga naman. Magaling nga tayo ng coach. Coach? Coach kaya bangan yun. Oo. Ito thank you.